Thank you.
Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tunay sa iyo, Panginoon. Noong malapit na sila sa Jerusalem, pagdating nila sa Betfage, sa bundok ng mga olibo, pinauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita niyo roon ang isang hinahing asnon nakatali kasama ang kanyang bisiro. Kalagilin niyo ang dalhin dito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin niyo kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo iyon." Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta. "Sabihin niyo sa lungsod ng Siyon, masdan mo ang dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro, bisiro ng isang asno." Lumakad na ang mga alagad at ginawa ang iutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Jesus. Maraming naglakad ng kanilang balabal sa daan. Ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilakad din sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. "Mabuhay ang anak ni David. Pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. "Sino kaya ito?" tanong nila. "Si Jesus, ang propetang taga Nazaret, Galilea," sagot ng karamihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri namin, Panginoon Jesucristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus. Halina magposisyon sa kanyang karangalan, paglay ang kapayapaan. Oh,
Ikaw yung nakapit na.
nas mas salubungin siya na may gano. O sana, o malulubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sana ni David. Magdala ng mga
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong alimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga'y kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, naman ako iyong pinabayaan. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aking pumaligid para akong nasa gitna niyong mga asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko! Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko! Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ng Panginoon ang lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod.
Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di nakila ng Diyos. Binigyan ng alang tampok sa langit at sansinuko. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsabi. Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot, kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig niyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi sa kanya ang kanyang asawa,
Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapapatay. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig niyong palayain ko?" Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa silang isinigaw, "Ipako sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo." Sabi ni Pilato, sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya." At pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuutan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang liluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo at siya'y pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinawag na Golgota, na nangangahulugang puok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya, ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya, "Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatangu-tangu pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, "Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas? Di ba siya ang hari ng Israel? Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya." At inilipusta rin siya ng mga taong tulisan ipinakong kasabay niya. Mula sa tanghali ang tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-3 ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani."
Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, tinatawagan niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng espongha, tinikmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna. Tignan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus at nalagutan na ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo po ang lahat. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay na. Lumabas sila ng libingan at nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lunsod at nakita roon ng marami. Nasindak ang kapitan at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus. Nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat na nangyari. Tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Mahal. Kaya nga 'di ba pag kayo nagpupunta sa palengke at nagtanong kayo, magkano ito? At sasabihin nyo, ang mahal naman. Ibig sabihin nun, mataas ang halaga. Sapagkat ang tunay na pagbibigay, ibinibigay mo yung pinakamahal. Mismong ang Diyos ang nagbigay halimbawa sa atin ito. Kung magbibigay ka, ang ibigay mo, pinakamahal, upang patunayan ang iyong pagmamahal. Kaya nga hindi ba pag tayo nagbibigay, ibinibigay natin yung nakakatangi sa atin. Ang mga magulang, halimbawa, ibinibigay nyo yung oras nyo, yung presensya nyo. Marami akong kilala po na dahil sila'y nagkaanak, sila'y nagkapamilya, isinakripisyo nila maging yung kanilang ambisyon sa buhay, maging yung mga pangarap nila sa buhay, yung mga pinakamamahal nila at pinakatatangi nila, sapagkat ito ang pagpapatunay na ibinibigay nila ang kanilang pagmamahal. Kaya hindi ba pag tayo humihiling, tumulong tayo sa mahirap, hindi natin binibigay yung butas-butas na sando, yung shorts na halos malaglag na dahil napakaluwag na ng garter, hindi yung medyas na butas na at malalaglag na rin pag sinuot. Hindi natin ibibigay yung pagkaing expired na o yung ayaw lang natin. Hindi po. Ipinapakita sa atin sa mga mahal na araw ng Diyos mismo na kapag nagbibigay ka, ang ibinibigay mo, pinakamahal, pinakamalapit sa puso mo. Nitong mga mahal na araw, ginugunita natin
ang ibinigay ng Diyos Ama ang pinakamahal sa lahat. Ikalawa, ito'y mga mahal na araw sapagkat ginugunita din natin ang ibinigay ni Jesus sa Sareno na pagmamahal sa atin. Hindi lang sapat na ibigay ang pinakamahal. Dapat ibigay din ito ng may pagmamahal. Magkaiba po yun. Pwede mong ibigay ang pinakamahal sa iyo, pero masama naman ang loob mo. Pwede mong ibigay yung pinakamahal sa iyo, pero naghahanap ka ng kapalit. Pwede ka magbigay ng pinakamahal sa iyo, pero manunumbat ka at tatanaw ka ng utang na loob sa binigyan mo. Pwede ka magbigay ng pinakamahal sa iyo, pero wala kang ugnayan sa pinagbibigyan mo. Aminin natin, minsan nagagawa natin yon. Nagbibigay nga tayo ng mahal, pero walang pagmamahal. Pwede kang nagbibigay ng ayuda, magpapapicture taking ka lang, pero sa totoo lang, pagkatapos nun, pumaligo ka ng alkohol, no? Kung hindi lang kailangan makita ka magbigay, hindi mo gagawin. Pwede ka magbigay sa anak mo ng baon, pinakamahal na baon, pinakamahal na laruan, pinakamahal na gadget. Pero yung inihiling niya sa iyong pangunawa, pagsama at pagmamahal, hindi mo maibigay. Sa mga naglilingkod sa simbahan, pwede tayo maglingkod, pwede ako magmisa, pwede kayo magbigay ng komunyon, kumanta, mangolekta, pwede kayong mag-asher, pero pwede rin gawin yon ng walang pagmamahal. Trabaho lang, service lang, duty lang. Pero pinapakita sa atin ni Jesus sa Sareno, sumunod siya sa Ama at ginawa niya ito ng lubos na pagmamahal. Kaya nga't ibinigay niya ang pinakamahal sa lahat. Ano ang pinakamahal sa lahat? Buhay. Kaya nga inalay niya ang kanyang buhay sa krus para sa atin. Ibinigay niya ang pinakamahal. Pero hindi natatapos doon. Ibinigay niya ito ng may pagmamahal. Kaya nga kahit nakabayubay siya sa krus, pinatawad niya ang mga nanakit sa kanya. Habang nakabayubay siya sa krus, ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang ina. Habang nakabayubay siya sa krus, isinama niya tayo sa pag-aalay sa Ama. Ito'y mga mahal na araw. Una, dahil ibinigay ng Ama ang pinakamahal sa lahat. Ito'y mga mahal na araw sapagkat ibinigay ni Jesus sa Sareno ang lahat ng may pagmamahal. At sa huli, mga kapatid, ito'y mga mahal na araw sapagkat hinihiling din ng Diyos ang ating pagmamahal. Opo, mga kapatid, sa mga araw na ito, hindi lang ang Diyos ang nagmamahal. Tayo rin sa paggunita natin ng pagmamahal ng Diyos ay inaanyayahang magmahal. Opo, manalangin tayo, mag-ayuno tayo, magsakripisyo tayo, magpenitensya tayo. Opo, magkawanggawa tayo, tumulong tayo, magprosesyon tayo, magpabasa tayo, magbisita iglesia tayo, magistasyon tayo ng krus. Pero wag nating kakaligtaan, sa lahat ng ginagawa natin, lakipan ng pagmamahal. Laliman at palaguin ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa isa't isa. Kaya nga, sana itong mga mahal na araw,
may mapatawad tayo. Pwede nyo bang ialay yon kay Jesus Nazareno? Alam nyo, mas mamatamisin ni Jesus Nazareno, ialay mo sa Kanya, hindi lang yung nahirapan tayo na maglakad, lumuhod, mag-ayuno. Ang mas nanaising handog ni Jesus Nazareno ay handog ng pagmamahal. Magpatawad ka. Magbahagi ka ng oras mo sa nangangailangan. Dumalaw ka sa may sakit, sa mga nasa bilangguan. Dalawin mo yung isang kaibigan mo ngayon na matagal mo nang hindi nakikita, na baka nangangailangan man lang ng may makikinig sa kanya. Itong mga araw na ito, binibigyan tayo ng oras. Walang pasok. Binibigyan tayo ng panahon, hindi lang para maglibang at magbakasyon. Binibigyan tayo ng pagkakataon sa mga araw na ito para lalo tayong magmahal. Dahil nga ang tawag sa mga araw na ito, mga mahal na araw. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po ang ating ipagdasal sa pasimula ng mga mahal na araw. Mahal na pong Jesus Nazareno, gugunitain namin ang mga huling araw ng iyong buhay dito sa mundo. Ang mga araw na ipinakita mo sa amin gaano kami kamahal ng Diyos Ama, sapagkat ikaw na kanyang bugtong na anak, ikaw na kanyang pinakamamahal na anak, ang inalay niya at ibinigay niya para sa aming kaligtasan. Pakisabi po sa Diyos Ama, Jesus Nazareno, maraming salamat po sa kanyang pagmamahal. Jesus Nazareno, sa mga araw ding ito, ipinakita mo sa amin ang iyong pagmamahal, sapagkat ibinigay mo, inalay mo ang sarili mong buhay para kami mabuhay na walang hanggan. Inalay mo sa krus ang lahat at inalay mo ito ng may wagas na pagmamahal. Salamat din po ng marami, Jesus Nazareno, sapagkat bagamat kami makasalanan, kami laging nakakalimot at sumusuway, kami na ayaw magpatawad at magmahal, patuloy mong minamahal ng lubos. Mahal na pong Jesus Nazareno, sa pagsapit ng mga mahal na araw, turuan niyo po kami, tulungan niyo po kaming magmahal katulad mo ng mga sandaling ito. Mahal na pong Jesus Nazareno, puspusin mo ng pagmamahal ang mga araw na ito. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo sa ating Amang nasa langit. Sa pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Jesus, makaisa rin nawa niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, maging totoong saksi nawa sila ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang taos-pusong paglilingkod, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa World Youth Day, magsikap nawa ang bawat kabataan na tularan si Kristong nakipamuhay sa atin upang maging lingkod at mag-alay ng kanyang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa programang Alay Kapwa, maging daan nawa ito upang matugunan ang mga suliraning panlipunan at mas matulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katekumens, magabayan nawa sila sa landas ng pagpapakabanal tungo sa Diyos na kanilang nais sundan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Matugunan nawa ito ayon sa iyong dakilang awa at mabuting kalooban sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahain minsan lamang para sa lahat
na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin, kaya't namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tuwing tayo'y nagsisimba, hindi lang natin ginugunita ang pagpapakasakit ni Jesus sa Sareno. Ginugunita din natin ang kanyang dalisay na pagmamahal. Magdasal po tayo na matularan natin ang pagmamahal ni Jesus na Sareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Ang kamatayan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mahal na mahal tayo ng Diyos Ama, kaya nga't ang ibinigay niya sa atin ang kanyang pinakamamahal na anak. Kaya't bilang isang pamilya, sama-sama tayong tumawag at magpasalamat sa ating Ama sa langit. Kimadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging makasarili, kung kami nakakasakit sa aming kapwa, kung kami ay tumatangging magmahal at magpatawad. Turuan at tulungan niyo po kaming magmahal katulad niyo, Panginoon. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na narito si Jesus Nazareno, ang ating mapagmahal na tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sundin ang
Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa iyo, oh Diyos, di ako mapalata. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin. Inilalabas ang kanilang dila at sila'y pailing-iling. Sabi nila, nagtiwala siya sa poon. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters
para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, gawin mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan. Sa inyo po mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng pangayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin lalong magmahal, magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sinisimulan po natin ngayong linggo ng palaspas ang mga mahal na araw. Kaya nga't sana po tayo'y dumalo sa mga gawain dito sa ating sa Quiapo o sa inyong mga parokya. Magkakaroon po tayo dito sa Quiapo ng pabasa, ng sinakulo ng mga kabataan at ang ating mga gawain sa banal na triduo mula Huwebes Santo hanggang sa Linggo ng Muling Pagkabuhay. Sana po ang mga darating na araw, ito po ang pinakamahalagang araw sa ating kasaysayan. Kaya't sana maging pagkakataon itong magbalik loob tayo sa Diyos. Magmahal tayo katulad ni Jesus Nazareno. Ang mga itong darating na araw, mga mahal na araw, sapagkat ibinigay sa atin ng Diyos Ama ang pinakamahal niyang anak. Sapagkat nag-alay si Jesus Nazareno ng may lubos na pagmamahal. Sapagkat tayo ay inaanyayahang magmahal katulad ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na di makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan. Bigyan nawa kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo't ipahayag ang matagumpay na pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, araw ng aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami. Narama